I'm your millennial mom vlogger from Metro Manila, and welcome to our first Ukay Ukay haul video. Hi, and welcome to our first haul video. Dahil nga sa meron akong ganap this week sa trabaho. At para makatipid, pumunta kami sa Ukay Ukay para bumili ng masusuot. So, this is my first haul vlog video for this channel. And hindi na namin na-videohan pa ang process ng pagbili dahil kasama namin yung bunso namin at masyadong makulit. So, hindi na kinaya na dalawa lang yung kamay namin nung mag-asawa. Nagdalawang kamay lang kami, nagpalit-palitan lang kami para makapagpamili ng mga gusto namin. So, unfortunately, hindi na namin pa na-video yung mismong process ng pagpili at pagbili. So, sabihin ko na lang kung saan namin nabili. Nabili namin tong mga to sa Ukay Ukay sa Harrison Plaza. So, maraming mga ukay stalls doon. Gusto namin doon kasi mall siya. Pero parang mall siya na maraming ukay-ukay sa loob. So, medyo presko. Tapos convenient pa pag may nagutom ka. May mga kainan sa labas. Tapos, palaruan. Meron din mga kung ano-anong street food. Yun. So, yun na nga. Sa ukay-ukay ng Harrison Plaza kami pumunta. At paki-check niyo po yung TikTok channel nitong magandang babae ito. Ilagay na lang. Ano nga ba yung It's Jordan. Ano ba? Sabi ko pa rin. I-T-Z tapos pangalan ko J-O-R D-A-N tapos dalawang walang E, ang dalawang Jordan. Yeah. It's Jordan. Okay. Tapos ilalagay din namin yung picture dito. Dito na lang, si walang si. Ayan. So una, sa unang stall na napuntahan namin ay naukay-ukay. Ay, nga pala, medyo matagal-tagal na rin kami hindi nakapag-ukay-ukay dahil wala lang masyadong time. Parang kumunan pa kita. Parang ang ganda. Mamaya na yan. Yan yung pinaka-last eh. Kasi yan yung pinaka-favorite ko. Dito muna kami. Sa unang-unang stall na napuntahan namin. Hindi lahat yan. Hindi mo favorite. Gusto ko pa rin. Pero yun yung pinaka-gusto ko. Tatlo yung nabili ko. 135 pesos ang isa. Pero, yung pag tinotal mo yun, times 3, 405. Sabi ni Kuya, 400 na lang daw. Pero, siguro feeling ko, kung tinry ko pang tumawad, hindi ko makakatawad pa. So, ito yung unang-una. Doon sa medyo, simple muna tayo. Itong shirt na to, matagal na kasi kami naghahanap ng gantong shirt. Hindi ko naman, nakita ko lang siya din na at isang gusto ko siya. Diba? Natatak na ito. Hindi ko alam yung tatak eh. Pero siguro, yung totoo, feeling ko sa halagang 130 pesos, meron ng bago nito sa Divisoria, ganun. Pero syempre, nandun na nakita ko na, diba? So, kunin ko na lang. Kasi gusto ko naman talaga siya. So, 130 pesos. Tapos, maganda naman yung quality. Wala namang sira. Halos bago pa rin naman siya. Wala namang tawag namin ang asawa ko ay Benelegence. Kasi, pag may sira, ibao, gusto mo, maghahanap. Kasi sa ukay-ukay, hindi pala niya alam kung ano yung ukay-ukay. Tinanong ko siya kanina. Sa mga ukay-ukay, mga used na yon na damit. So, pwedeng may mga sira na, pero mas mura sila. So, syempre, bago ka bumili, kahit na gusto mong damit, i-check mo pa rin kung may sira. Parang hindi naman sayang yung pera mo. So, may nakita kang sira ba? May butas dyan. Ta-da-da-da! Okay, dito. May butas dyan.
Shirt. Okay naman yung fit niya. Komportable naman yung tank. Sakto lang. Dito tayo sa pangalawang blouse. Okay, this is blouse number 2. This is blouse number 2. Maganda siya kasi komportable yung tela. Very, very light and soft. So, parang it's like wearing nothing. Yung fit niya sakto lang sa akin. Tapos gusto ko kasi may mga gantay medyo maluwag sa chan. Para hindi masyadong kita yung ano. Yung ano, mga bilbil. Tapos, ito maganda yung axe, yung belt kuno. Nakasama niya. It goes around your back. Tapos pag ganyan yung style niya. Gusto ko pwedeng lagyan ng pin dito. Na parang brush. Para pampaganda. Tsaka, ayun nga, ganyan yung itsura. Yan. So, pag medyo, ang medyo concerned ko lang dito, mababa yung neckline. So, kapag nagkamali ka, lumalabas na pala yung cleavage na gano'n. So, pwede mo siyang doblehan na mga gantong style ng bra. Try nga natin. Ayan. So, kung medyo cautious ka at conservative, pwede mo patungan ng gantong bra. Actually, hindi ko na sinuksa ko lang, kaya ganyan issue rin. Or, pwedeng lagyan mo na lang. Or, pwedeng lagyan mo na lang ng pin. Pagbible. Pwede mong lagyan ng magandang brush. Or, kahit pagbible lang. So, bra na sinasabi. Okay. Blouse number 3. Okay,
So, ito yung blouse number 3. Okay lang din. Maganda rin yung fit. Medyo mukha lang siya. Mukha siyang pang teacher. Medyo, ano siya, formal ng slight yung dating. Pero, carry naman. So, ayan yung ruffles. Kaso may anino. Ito yung ruffles, yung button niya. Na parang rhinestone style. Tapos, yung garterized yung waist area. Hanggang dito. From dito hanggang dito sa baba. Garterized siya. Para magkaroon ng siguro magkaroon ng shape. So, maganda siguro may necklace. Okay naman din. Pakita ko kasama. Ayan. So, ayan kita yung pants. Ayan yung magiging itsura. Siguro, nailang lang akong dito sa kilikili. Medyo nakakailan na sa kilikili part niya. Parang sa abala kong lunggas. Parang hirap kong miss. Pero okay lang, maganda pa rin. Okay, so yun yung tatlong blouses na nabili ko. So, shirt. Dalawang blouse. Anong pinaka-favorite nyo? Lahat sila 135 pesos each. So, pero naka, nung binili ko sila sabay-sabay, 400 na lang daw. Nakatipid ang 5 pesos. So, ano sa tingin nyo pinaka-maganda? Comment down below. Tingin nyo ba sulit naman? Para sa akin, okay naman. So, for the 400 pesos, nakatatlong blouse ako. So, last na yung sa last, yung jacket naman. Wait lang. A few moments later. So, ito na yung jacket na pinaka-favorite ko. Wait lang. Sensored. Ito ang t-shirt dito kasama. T-shirt, blouse talaga to na binigay lang din sa akin. So, okay. So, itong blouse, hindi siya kasama. Binigay lang to sa akin. Kasi ito na yung t-shirt, ito yung jacket na nabili natin sa halagang 220 pesos. Originally, 225. Okay naman yung zipper niya, malambot. Yan. Zipper naman siya maayos. Ay, sure niya pag nakasara. At, meron siyang hood. Sakto lang. Gusto ko, ito kasi yung gusto kong length. Ayoko ng long sleeves. Parang may... Ay! Nakikita lang yung glitter-glitter sa ilalim. Pero ayan siya. May zip, may pockets dito. Hindi mga butas. Ito pa. May butas. Sa likod. Ayan. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat na nabili ngayon. Gusto ko yung cut na ganyan. Gusto ko ng mga ganyan parang halter style na cut sa shoulder. Tsaka yung may ganito rin cut sa gear. So, ano masasabi niya? Sulit ba? Wala rin tong sira sa kinikis. Meron ako nagusta ang blouse doon kaya lang may sira siya sa kinikis. Tapos, ay, tenene dyan siya. Tapos, meron din sa jacket, maganda sana, kaya lang, may unicorn embroidery siya sa likod. Kaya lang, medyo, naghihimulmul na yung mga sleeves niya.
So, hindi lang kagandahan. Puti pa naman. Ayan. Model lang tayo. Mga gantong style. Nakanood ko ng Riverdale. Ito yung nakikita ko mga style ng mga pandoble nila Betty and Veronica. Lalo na si Betty. Gusto ko sana yung, may isa pa akong gusto sana yung ano, suede argamosa. Kaya lang masyadong malaki sa akin. So, ito na lang. Sana susunod. So, pwede mo siyang isuot ng ganyan. Pwede yung suot ng mga saradong saradong todo, ganyan. Pwede rin. So, para sa akin, gusto ko yung ganito kasi pag long sleeves kasi, minsan sobrang init na. So, eh, di naman masyadong malamig dito sa Pilipinas. So, sakto na yung ganyan lang. Diba? So, ano? Nagustuhan nyo ba? Okay, yan na yung vlog natin. Tapos na yung vlog na to. Dito. Ganda talaga eh. So, thank you for watching. And, please comment down below kung anong pinakagusto nyo or kung sa tingin nyo may tips pa ba kayo sa pagpili ng mga ukay-ukay. At, saan ba sa tingin nyo yung pinaka-best place na mga ukay-ukay makikita. At, kung meron kayo nagustuhan na blouse, comment down below. Then don't forget to like, comment, and subscribe if you haven't already. And thanks for watching and see you on my next vlog.